Natawa pala ako, mga tol. Akalain nyo, pati ba naman yung pag-shoutout ko? Eh, sinasabing may bayad. Naknang teting talaga tong mga tao na ito. Palibasa yung mga hinahangaan nilang mga vlogger, bago basahin yung kanilang pangalan, kailangan nag-send muna ng pangkapi nila. Kailangan nag-send muna sa GCash o kung ano-ano man. O hindi nyo ako ganun, ano? Huwag nyo akong itulad sa mga bayarang vlogger. Dito, the moment na hindi pa ako nagsisimula sa aking topic, sinashoutout ko lahat. Ang sinasabi ninyong mga didishit kayo na nagbabayad ng mga manood para lamang sila i-shoutout. Kasayahan po namin yan. Alamin nyo, pwede akong mag-vlog nang hindi po ako nagsha-shoutout. Pwede kong gawin yon. Mas pabor pa nga yun sa page ko. If you don't mind, mga tol, ha? Kasi yun naman talaga eh. Biruin ninyo, kung direct to the point ako, eh mas marami talagang manonood. Pero hindi ako masaya doon. Kaya nga tayo nagla-live. Tapos, after ng live streaming natin, pinipiltered po natin at nire-re-upload na lamang natin. Tulad po ng sinabi natin, the only permanent in this world is change. Kailangan po talaga ng pagbabago para po tayo ay umunlad, para po mas mapabuti ang buhay po ng bawat Pilipino. At unfortunately, may mga tinatamaan po sa pagbabago na ito na sinusulong po ng ating gobyerno. Pero tandaan po natin, dapat kasi balanse. Tinitingnan po ang welfare ng mga driver at mga operators, pero higit sa lahat, titingnan din po ang welfare ng ating mga mananakay na kung tutuusin, sila po ang primary considerations. Bakit? Eh, alam nyo, ang mga mananakay, kung wala sila, wala ding magiging hanap buhay ang ating mga jeepney driver at mga operators. Ako po, 7 taon po akong nag-jeepney driver. Yan po ang pinag-aral ko sa aking sarili. Sa pamamagitan po ng pagiging driver, naging criminologist po ako, eventually naging police, pero syempre, alam niyo naman ang kwento ko sa Philippine National Police. Ngayon, sa mga pagsusulong na yan na ginagawa ng ilang mga grupo ng mga operators at jeepney drivers, kailanman hindi po ako lumahok sa mga rally-rally kasi hindi po ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Eh. Kung meron po tayong mga hindi nagugustuhan sa ating gobyerno, eh pwede naman po nating daanin po ito sa maayos na kaparaanan, not to the extent na ipaparalisa po natin ang transportasyon sa partikular na araw. Hindi po yun nakakatulong. Self-serving lamang po yun para po sa mga katulad kong naging jeepney driver at kayo, mga jeepney driver. Dahil sa huli, ang mahihirapan, ang publiko na ating pong pinaglilingkuran. O ngayon, basahin po natin ang hinaing ng mga jeepney driver at operators kasi hiniling po nila sa Korte Suprema na ipatigil pansamantala o yung temporary restraining order. Ito pong sinasabi nila na deadline daw po sa December 31 ng PUB Modernization Program. Ano ba talaga ang totoo sa likod po ng balita na yan? Basahin po muna natin yung balita kahapon. Di pagkakaisa ng mga samahan ng chauffeur at operator nationwide or piston and affiliate groups on Thursday filed an extremely urgent motion asking the Supreme Court to issue a temporary restraining order on the government's public utility vehicle modernization program as it nears its December 31 deadline for enlistment. Sa paniniwala po kasi ng mga tao na ito, sa katapusan ng taon, deadline na po yung PUB modernization. Sa kanila, ipe-phase out na po ang mga lumang public utility jeep. Wala po iyong katotohanan sa kasalukuyan, ha? Kasi ang deadline ay para po sa consolidation. Mamaya, ipapaliwanag po natin ano ba yung consolidation na tinatawag. O, tuloy ko po muna, binabasa po nating balita. Sabi pa po dito, filing the petition where Piston Chairman Modesto Floranda, Jason Jaji Lagutan, Bayan Muna Party List Coordinator Gaylord Despues, para Advocates for Inclusive Transport member Edric Samonte, No to PUB Phase Out Coalition o Panay member Elmer Foro and Commute Spokesperson Maria Flora Serna. Sila po yung mga namumuno o sa mga grupo na ito na nagsusulong para po hindi maisakatuparan ng ating gobyerno ang modernization program sa madaling salita. The group claimed
that based on Pistons records, at least 15 major routes in Metro Manila have no consolidated units under one transport service entity or cooperative with 3 days to go before the December 31 deadline. Eh bakit ba nagkaroon ng ganitong situation? Kasi hindi po kasi nila inayos kaagad eh. Ang problema mga tol, kung aantayin ng gobyerno, itong mga tao na ito na pagbigyan ng pagbigyan sila sa kanila mga kahilingan na i-extend, wala na pong magiging pagbabago kasi uulit at uulitin lamang din po nila eh. Ang mga ganyang situations, may extend. Kaya dapat magkaroon po talaga ng particular na deadline. Eh ano ba ang katotohanan? Basahin po natin ang iba pang mga balita sa mga nakalipas na buwan. In fact, maaga pa lamang as early as November, niliwanag na po ng ating LTFRB na wala pong phase out na mangyayari sa public utility jeep. As early as November 17, 2023, nakalagay po dito, no jeepney phase out after PUJ consolidation deadline. Kinalarify po iyan ng ating LTFRB. Basahin po natin ang nilalaman po ng balita. There will be no phase out of traditional jeepneys in the country after the deadline of public utility jeepney franchise consolidation. Land Transportation or LTFRB chairperson Guadis III clarified. However, he stated that the consolidation must be completed by December 31 of this year. But this does not mean that the traditional jeepneys would no longer be permitted to operate on the roadways by the end of the year. Ang linaw po ng balita. Hindi porket hindi kayo nakasali sa consolidation, eh hindi na kayo papayagan na bumiyahe. Kailangan pong tapusin ang consolidation sa December 31. Ang hinihingi lang po namin sa kanila ay yung tinatawag na substantial compliance. They have to finish the consolidation by December 31. We're just asking them for substantial compliance. Okay, ibig sabihin, pag kayo po ay nag-file at compliant na po kayo, hindi pa po tapos ay considered na po kayong consolidated. Kaya po pwede po kayong tumakbo ng inyong ruta. Ang mahirap po kasi dito sa mga nagpo-protesta, ayaw po muna nilang subukan yung consolidation. Sa tingin kasi nila, ito daw po ay hindi aakma para po sa kanilang sitwasyon sa kasalukuyan. Pero dapat po nating tandaan na ang layunin po ng gobyerno para po sa ikabubuti ng lahat. Sa ikabubuti po ninyo ng mga operator at jeepney driver, at sa ikabubuti in general ng mga mananakay. Another news, sabi din po rito noong December 19, 2023, consolidation deadline, what it means for jeepney drivers or operators. Sabi po sa balita, the Department of Transportation on Tuesday said, the government has simplified the application process to help drivers and operators comply with the December 31 consolidation deadline for jeepneys under the PUB Modernization Program. Pinapadali na nga po ng ating gobyerno para po hindi na kayo masyadong mahirapan sa consolidation process po na ito. But unfortunately, ang katwiran po kasi nila, hindi akma sa kanila eh. Yun ang mahirap dito mga tol. Ayaw nila sa paniniwala na ito na nakikita ng gobyerno na ito ang solusyon para po sa mga kinakaharap na problema ng mga mananakay at ng mga jeepney operator at saka ng mga jeepney driver din. Ang paniniwala lang nila kung ano po yung makakabuti, I'm sorry to say this, sa inyong mga PUJ driver at sa mga operators, yun lang po yung sinusulong ninyo. Parang ang hirap naman po niyan, gusto niyo lang para po sa inyo papabor. Paano naman po yung majority ng mga mananakay po ninyo na inyo pong pinaglilingkuran? The consolidation into cooperative or a corporation is the first step of the PUB Modernization Program. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Tuloy po natin. Jeepney drivers and operators are required to form or join a cooperative or a corporation so that the government can come up with more efficient and systematic routes for the sake of passengers. Yun po kasi ang primordial concern dito, yung pangunahing iniisip ng ating gobyerno. Ang kapakanan po ng mga mananakay.
After all, kung wala po ang mga mananakay, mga kapatid naming jeepney driver at operator, wala din po kayong magiging hanap buhay. Tuloy po natin. The government through DBP or Development Bank of the Philippines and Land Bank, we have been providing subsidies for modernizing and it facilitates that process. So currently, our jeepneys are fragmented. Kanya-kanya. Totoo po ito, mga tol. Ako po, jeepney driver ako before. Kanya-kanya, individual operators, individual franchises. And what has this led to? A dog-eat-dog environment in our roads, in our public transport. Alam nyo, napakahirap maging jeepney driver. Nung mga panahon na ako po ay driver, kapwa mo driver, aagaban mo sa pasahero. Naggigit-gitang kayo. Tatakbo ka ng mabilis para lamang siguraduhin na hindi ka ma-overtake nung nasa likod mong kapwa mo jeepney driver. Otherwise, mauunahan ka sa mga pasahero and most of the time, ganun po yung nangyayari. Ngayon, ano ba talaga ang consolidation? I-adapt po natin yung post nitong for the first couple na sumusuporta syempre sa ating kasalukuyang gobyerno. Meron pong paliwanag dito, napakasimple lamang at sana maunawaan po ninyo. Sabi po dito, consolidation lang ang deadline, hindi jeepney phase out. Bakit ba kailangan ng consolidation? Una, masiguradong kita at benepisyo para sa mga jeepney drivers. Sana marinig nyo po ito eh. Kasi hindi pantay-pantay ang kita ng mga jeepney drivers. Sa totoo lang, nung ako po'y namamasada dito po sa Binangon ng Kainta, napakahirap pong kumita. Samantala yung mga malalakas na ruta ang lalakas ng kita nila. Walang pagkakapantay-pantay. Ano? Tapos, agrabyado yung isang jeepney driver, samantala yung isa, kumikita ng maganda. Kawawa naman yung pamilya nung isang hindi kumikita ng maayos. Diba? Consolidating would also provide transport workers with a more secure salary system. Tapos may mga benefits pa. Social security benefits and a better chance of acquiring loans to buy modernized jeepneys. Pag ikaw wala kang kinabibilangang kooperatiba o hindi ka kasali dito sa consolidation, hindi ka pagkakatiwalaan, particular na mga financial institution para pang tanging. Pag ikaw pangkaraniwang jeepney driver lamang, hindi ka makakapag-loan. Kapag ka ikaw pangkaraniwang kang jeepney operator, hindi ka makakapag-loan. Pero kung makikipag-consolidate kayo, magagarantihan ng kooperatiba or korporasyon, makakapag-loan po kayo na magagamit po ninyo para ma-improve po ninyo yung inyong pong mga behikulo. At siyempre, ang magiging epekto niyan, mas magandang serbisyo po ninyo para sa inyong mga mananakay. Ikalawa, subsidies and financing programs. Pagka walang consolidation, wala po kayo niyan. Pero dahil merong consolidation, magkakaroon ng mga subsidiya at saka mga tulong pinansyal, particular mula po sa ating gobyerno. Sabi po dito, consolidation results in economies of scale, enabling PUB operators to negotiate better deals on fuel, parts, and insurance. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng public transportation ay ang insurance. May maraming mga na-aksidente sa kalsada, tapos ang operator mahirap lang din. Paano na yung mga mananakay ninyo hindi kayang bayaran yung gastusin doon sa kanilang mga wag naman sana no naging injury dahil sa road accident na yan na involve ang inyong jeep at ang inyong driver. Pero kung meron po kayong ganitong programa, wala kayong po problemahin kasi korporasyon o kooperatiba ang mananagot po doon. Okay, tuloy natin. Cooperatives and corporations access government subsidies and financing programs unavailable to individual operators. Kapag ka merong consolidation, nakisapi kayo dyan, meron kayong access sa ating gobyerno sa tulong nito. Pero pagka individual operators, napakahirap. Di mo? Bihirang-bihira yung mas ayuda na tinatawag. Ikatlo, mas reliable commuting system para sa Pilipino. Ito, welfare po ito ng mga mananakay ang pinag-uusapan dito. Fixed routes and schedule. Simplified trip planning for commuters. May real-time updates of arrival and departures pa.
pabor na pabor po ito para sa mga mananakay. Hindi na mag-iisip, nako, rush hour ngayon, ang hirap sumakay, kailangan agahan po natin. Oh. Kapag organized, mas maayos ang relasyon ng mga drivers, hindi na rin agawa ng pasahero, mas ligtas ang daan. Wala nang banking-banking. Wala nang, oh, tol, tingnan mo yung nasa likuran natin kung nasaan banda, kasi kailangan, petix-petix lang tayo pag malayo pa siya. Pagka malapit na, medyo bibilisan natin ang pagmamaneho kasi pag naunahan tayo, wala na tayong pasahero. Ganun talaga, mga tol, ang mindset ng mga driver. Alam na alam ko yan, 7 taon po akong jeepney driver. Aha, yan po ang pinang-aral ko sa aking sarili. Tuloy po natin. Sabi pa po dito, sa ika-4, consolidation minimizes competition and conflict among individual PUB operators, creating a stable business environment that attracts investment and encourage innovation. Yun ang katotohanan dito eh. Itong ninanais po ng ating kasalukuyang gobyerno, in fact, ito naman ay continuity lang ng mga nakaraang administrasyon dahil after all, ang jeepney business dito talaga sa Pilipinas, nabubulok na ang mga sasakyan, pero nananatili pa rin po sa kalsada. Hindi na po roadworthy yung mga sasakyan. Pero dahil po sa modernization program, ina-address po ang mga problema na yan. At the same time, yung mga concern po ninyong mga jeepney operators and drivers, binibigyan din po ng pansin ng ating gobyerno. O, the goal in consolidation is get everyone together. There will be 1, 2, or 3 consolidated operator per route who is going to run that route in an organized and systematic manner. Wala nang agawan. Wala nang buwayahan. Ika nga, wala na yung napapakabilis magpatakbo kasi kinakailangan makauna sa pasahero. The objective here is to make the system more reliable, more dependable so that our passengers can more predictably plan their travels. Ayon po yan kay Department of Transportation Undersecretary Batan. Ngayon, ano ba ang deadline? Hindi po yung PUJ o PUB modernization. It is only the consolidation. Yan po ang mangyayari sa December 31. Ngayon, pinapaugong po ng mga critics ng programa na ito na kapag lumagpas daw po ang taong 2023, eh hindi na daw po sila makakabiyahe sa kalsada kasi expired na daw po ang kanilang prangkisa. Wala pong ganoong situations. Hindi po kayo pipigilan. Ang sinanais lang ng gobyerno ngayon, kaya pinagdidiinan ang consolidation para lahat po kayo sana sumali na po sa effort na ito ng ating gobyerno nang sa ganon para sa inyong welfare at the same time para din po sa welfare ng ating mga mananakay. Kaya sana maunawaan po ninyo ito lalong-lalo na sa ating mga mananakay. Huwag po tayong magpapadala sa mga balita na napapanood po natin ang grupo po ng mga individual na ito na nag-uudyok pa ng hate sa kasalukuyang gobyerno. Pinalalabas po nila na sila po ay hindi pinapansin, pinababayaan, pinalalabas po nila na sila na sinungaling ang ahensya po ng ating gobyerno. Wala po iyong katotohanan. Sapagkat kung tutok po kayo sa balita, alam po natin kung ano ang direksyon na tinatahak po ng ating gobyerno, particular dito sa modernization program ng ating mga public utility vehicle. At tandaan po natin, ang nilalayon po nito, hindi po para pahirapan ang mga kapwa natin Pilipino. Nilalayon po nito na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino na involved sa public transportation. Karamihan po dyan, mga mahihirap. Kasi ang mga mayayaman, basically, hindi naman gumagamit yan. Kung gumamit man yan, madalang na madalang ng public transportation. O, ngayon, bakit nga isusulong ito ng ating gobyerno? Kasi kailangan talaga ng improved public services, particular sa transportation. O, kung hindi po ninyo susundin ang ating gobyerno, eh nasa sa inyo po yan. After all, karapatan ninyong mag-dissent, karapatan ninyong magsalita sa harapan ng publiko, pero see to it na when time comes,
eh, alam niyo yung consequences ng inyong actions. After all, we are people governed by people. Ano? Kasi ganun yun eh. Sa isang demokrasyang bansa, tayo po ay pinamamahalaan ng kapwa po natin tao. At ang pamamahala po na yan, para po sa ikabubuti ng bawat Pilipino. O kung hindi po tayo susunod, walang magagawa ang gobyerno na pinamamahalaan ng kapwa natin Pilipino kung hindi i-implement ang batas. At kayo rin po ang maaapektuhan sa huli. Diba? Kayo po ang mahihirapan. Kaya instead po na magmarakulyo kayo dyan sa kalsada o hindi kayo sumunod sa umiiral na batas, eh better, sumunod po kayo at subukan ito pong sinusulong na modernization program ng ating gobyerno. Magtiwala po kayo sa ating gobyerno dahil sa huli, kapakanan po ninyo at ng inyong mga pamilya ang tinitingnan po ng ating gobyerno. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tol. Sana kahit paano maging maliwanag po ito sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa ating mga mananakay, and hopefully, kung meron man tayong mga manonood dito na involved sa transport sector, eh maunawaan po ninyo yung pinararating po natin sa ating mga manonood.